Good morning. So again, welcome sa ating. Bakit tayo pa naman ito? We'll start. Nakita niyo yung ating film showing? Sino daw yun yung sinakop? Sino yung sinakop? Sino bida? Israel. Okay, saan nagsimula? Egypt. Sa Egypt. Sa Egypt yun? Yung kwento natin, saan nagsimula? Ayong kwento. Abraham, di ba? So, hindi ito nag-upisa yung Bible, pero doon nag-upisa kasi nga, before Abraham, walang specific na tao. Ito bagay, kay Adam and Eve, kay Noah. Pero ano yun eh, pangkalahatan yun. Simula kay Abraham, parang nag-focus ang Diyos sa isang nation. Okay? Ibasa niya nga sa... Ano yung set up ko to? Bible pa kayo? Genesis... 12? Sige, go. Now the Lord had said, and Abram, get thee out of thy country, from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will now show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. 3. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed. So dyan tinawag po si Abraham. Okay, so sino si Abraham? Special na tao ba siya? Wala nang sinabi dyan. Friend. Hindi naman siya pinanganak man kung sinong anak, tatay. Hindi mo sila hari. So, pero si Abraham ay inausap ng Diyos. So, ngayon sana kausapin tayo ng Diyos. Habang inaaral natin to. Kasi sabihin ko sa inyo, isa sa mga balihan, isa naman yung komplikado, kaya na ginawa natin yan eh. Seminar eh. Kasi para nakapokus tayo kung araw. Diba? So, kaya may pagkain tayo dyan. Ating focus lang. Okay, mag-focus sa ibang bagay. Kasi, parang kung gusto natin magpahinga ngayon, diba? Ito, mas maganda rin, ano? Ina-focus tayo naman. Okay. Okay, welcome po ulit sa ating Anti-Judaizer Seminar 2022. So, ang title po nito is Lying in Wait of the Jews. Lying in Wait of the Jews. Kung sinabing lying in wait, makikita natin yan sa Bible, paulit-ulit dyan. Hindi naman lagi pa sa bayan. Pero yan ang ginagamit sa battle. Okay, so sa ibang term, ang gamit natin ngayon dyan is ambush. Parang ambush. Sabi, nakaabang ka lang. Alam niya na ambush. So, di alam mo, dito lalakad yung, like, sino ba yan, NPA. Sige, dito na kayo. Tapos, paglabas nila, magdaan nila, saka mo. Putokan, di ba? Maganda ba yun? Style talaga yun ng warfare. No? Kasi pag ginawa mo yun, inambush mo yung kalaban, una, mabibigla sila, hindi sila nakanda, ano mangyayari? Pag hindi sa layan, hindi na plane, nagpanik yan, kung nagpanik yan, talo. Okay? Kinig? So, ginagamit yan pareho ng ano, dalo, FTA, kahit sino.
At yung mga Hudyo, ginamit din nila yan. The Gideon, the Judah, Joshua pala, sino pa? Halos lahat, sina Moses. So, strategy kasi yan. Okay? So, pero ngayong umaga, ngayong araw pala, ang lying in wait na pag-uusapan natin, hindi isa sa, ano, isa sa warfare. Siya ay isa, ang ganda eh, warfare din. At tingnan muna natin sa Bible, ha? Paulit-ulit po ito eh. Kaya itong title natin. Hintay natin ito. The last, Salamat. Ayan na natin tayo. Ito yung famous, again, farewell speech ni Paul sa mga Ephesians. Okay? Basahin ko na lang. From Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you all at all seasons. So, pinapaalala ni Paul kung anong klase siya sa mga taga-Ephesians. Okay? Ano ginagawa niya? Serving the Lord with all humility of mind. Yan yung tama, di ba? And with many tears. Kutya, iyakin pa si Paul. Hindi, kasi yung sayo, marami siyang na-encounter. Problema. Temptation. Yan ang mga trials po yan. Yung temptation. Sinusubok siya. Which befell me by the lying in wait of the Jews. Tindihan nyo ba? Kaya siya maraming temptation. Kasi kung magpipreach ka lang naman, may konting kalaban dyan, pero hindi katulad nung nangyari kay Paul. Kung nabutan yung ating series sa Acts, nang ginawa sa kanya ng mga Hudyo, sinusundan siya kahit nasaan siya. Okay, ayaw nyo dyan. O, sige, dito na lang ako. Okay, ako din. Nag-preach ako dito. San Mateo. Ayaw nyo sa akin. Dito na sa Montalban. Yung ginawa ng mga Hudyo, kahit pumunta na si Paul siya sa ibang lugar, sinusundan pa rin siya. Okay? Ngayon ko niya na. Pakit kayo. Kaya sabi dito niya, which befell me by the lying in wait of the Jews. Yun yung nagpahirap sa kanya. Sa sinusundan, at pag sinabing lying in wait, talagang inihintay siya magkamali. Okay? Kasi hindi naman ito. Pero actually, papatayin din siya. Gusto siyang patayin. Okay? Kaya sabi niya dyan, tinuloy lang niya dyan, ito yung mga ginagawa niya. ginagawa niya, house to house, the preach, testifying to the Jews, ano yung ginagawa niya. Pero pansinin lang natin dito, yun ang nagpahirap sa kanya. Mga Hudyo, na kung ayaw nilang makinig sa gospel, di huwag silang makinig, ba't nila susundan yung isang tao? Kasi hindi ordinaryo na kalaban itong mga Hudyo nila. Okay, hindi nyo ba? Okay. Kaya yun ang ating title. Kaya sa ating pag-aaral ngayong umaga at hapon, yun ang itanim nyo sa utak nyo. So, kalaban ba yung mga Hudyo? Ha? Eh, nakita na natin eh. So, again, sa isip lang natin na hindi lahat ng individual Jews ay kalaban natin at babayaan natin sa impyerno. Ha? Pumunta sa impyerno. Hindi ganun. Iba dyan, kung sakali, dito kasi bihira naman sa Pilipinas. Pero, kung may pagkakataon tayo, share natin sila. Pero mahirap po yan. Kaya hindi natin sila unahin. Okay, ba't natin na-aral to? Ano na tayo pumunta? Sabi na yun, para ano lang ha, may mga Yahuwa, Yahshua, inyong pangalan doon ni Jesus. So in a way, may katotohanan, in a way, hindi rin. Kami ako explain yan. Then nakikita niyo po yung flag ng Israel. So kailan lang, may gera na naman dyan, di ba? Kaya yung mga kaibigan niyo ha, malagyan na naman sa kanila ang profile pic. I stand with Israel. So huwag niyong gagayahin yun. Mamaya, malalaman niyo bakit. Then ito po sa pinakakalan sa taas, yan po yung parang itignan ulit natin yan, pero yan ay parang symbol ng satanism yun, di ba? Nakabahala nila. Dito yung temple,
Maudyo, ito yung scroll ng Maudyo. Okay, magkala nila dyan. Okay. It is time. Bakit natin pinag-aaralan ito? E Pasko, sabi mo, magbira naman ng mga Hudyo sa Pilipinas. Ang Mateo, wala tayo alam dito ng Hudyo. But importante, aralin natin. Kasi ganito, ang impluensya nila sa buong mundo ay matindi. At may makita natin ng mga Napol, kalat na kalat ang kanilang impluensya. Ngayon, they are messing with Christianity. Ngayon, hindi pwede yun. Hindi natin naayaan yun. Maraming ba yung bahis ko na nabanggit dito yun. Diba yung mga may Yeshua dito sa akin? Dalawa pa. So, kunwari sila yung Kristiyano, pero una nilang tinitira ang pangalan ni Jesus. Nagkilala kami niya, sa bagay, hindi naman kasi malakas na Kristiyano yun. Mahina din, banda ko rin nadala ng mga Yahuwa. So, Yeshua, Yahuwa, may ganun yun. Iba-iba sila. Nakakatawa. Hindi lang Yeshua yan. Sila-sila mismo ay nagtatalo. Hindi Yeshua, Yahuwa. Hindi Yahuwa. May ganun pa. Oh. Kaya sakit ang ulo ko yan. Nakatawa na lang ulit sa mga to. Isang napakalit na bagay, nagtatalunan yung mga tayo, inaaral namin sa Bible. Nakita nyo naman kung ano, di ba? Ang dami natin inaaral, may practical application lagi. Katapos ng sermon, and then, importante talaga. Kinalaman sa buhay natin, sa paglilingkod, personal life, sa family, sa trabaho. Sila, nagpagtalo sa pangalan. Pangalan lang. Diba? So kasi mamaya, makikita natin, hindi totoo itong mga to. Mga panggulo lang. Kaya natin inaaral, matalam natin kung paano sila ito. Kasi, hindi nyo may iwasan na mag-focus yan sa ano nyo, baka sa hindi mo alam. So, i-share mo pa. Mas mag-shalom. Shalom? Ano yung shalom? Ayun yung Hebrew sa peace. Ah, ako din yan. Kasi pag nakita ko si Pastor, shalom, Pastor! Shalom. Kaya, hindi ginagawa yun. Ba't ito tayo gagamit ng di natin naiintindihan, di ba? Boring ka na ba? Mahinig. So yun ang importance niya na para alam natin kung ano gagawin natin. So, soul winning medyo malabo tayo nakakita sa Pilipinas. Hindi ko naman nakikita ang nangyayari. Pero still, sa kanila. Ah, yan pala yung mga Yahuwa. Yan ang mga encounter natin. Dahil ako nakakita na dyan. Kaya alam ko na mayroon dalawa dyan. Buti yung malista sila doon sa shell. Pero, mapera po yan. Kaya, pero hindi yan tunay. Okay, so ito, natapusan natin ha. Yung kanilang film na pinanood natin, nasa website din natin yun, nasa YouTube din natin yung mini-roll natin, pinapin natin kasi hindi naman bawal. Okay? So yun ay public domain. Pinamigay nila yun. Napaganda. Kung gusto nyo ng pelikula, yung ay manood na, ano bang gusto nyo panoorin? Spider-Man. Kwento ko na lang sa inyo, okay? Spider-Man, ay kundema, nanalo. Banda ko lang, nanalo siya. Ganun lang naman yun eh. Pero ito, kung soul winner ka, gusto maintindihan, halo, nanloloko yung mga Judaizer nga, ito yung panoorin mo. Kahit tatlong beso panoorin to kasi hindi mo agad mo sa isang pasada yan. Parang pelikula po yung 1.5 hour. Yung pinanood natin is introduction lang. Right? Yeah, Blaming the World yung producer. And then Faithful Word Baptist Church na nila Pastor Stephen Anderson. Napakaganda po. Anyway, so dito tayo sa definition. Ano yung sabihin ng Jews? Doon tayo kinagay yung arena, doon. Sabi niya, Israel yung nation, and then, nahati. Okay, yung Israel, na-retain nila yung pangalan kasi 10 times sila. Sa baba, Judah na lang kasi sila yung malaki. Kung alala niyo yung ating sa Exodus, kasi sila yung pinakamalaking tribe. Malaki sila, malakas. So, kaya nilang talaga kalabanan yung Israel. Okay, pero kasama nila yung Benjamin na maliit lang.
May bakit Jews? Kasi Judah. Judah. Hindi na sila Israelites. Hindi na, di ba? Israel yung nasa top na eh. Nasa taas. So kaya naging Jews sila. Basahin natin po yung first mentioning po. Kasi importante po. Dahil dinidenay po ito ng iba. Hindi ko makakalimutan. Na-engage kayo sa Amerikano dito. Hindi naman ganun eh. Judah po basta yung Judah yung... Okay, Judah yung kingdom sa baba. Tingnan na natin sa ating mapa. Southern kingdom. Southern. Ako ang kalapan ng ibang siya. Images, maps. Ito yung maps. Page 5. Maingay ka dyan, sweeter. Gentiles, tabernacle. Ito yung mapa natin. Tingnan sa likod ng kanina. So ito po yung mga hatian ng tribes. Nakita niyo ba? Ito. So nalilig East Manasseh, kasi dalawa yung Manasseh, may East, may West. And then may Gad, may Reuben, may Simeon, may Judah sa baba. Dan, sa Manadol, Ephraim, yung West Manasseh, yung Zakar, Asher, Naphtali. Right? So ito po yung mga tribe, mga anak ni Jacob. So nang napunta sila dyan from Egypt, punta sila dito, ito yung naghihatihan nila. Ngayon, mga tribe-tribe yan, parang mga Pilipino. May Lucano, galit sa Cebuano, then di lahat. Okay? So, may kanya-kanyang utak, siyempre. Bandang huli, sino yung magiging hari, humingi sila ng hari, ang naging hari, taga yung tribe. Si Saul. Okay? Pero bandang muli, nireject si Saul, ang pinalit si David. O, nakita yun sa kanina, di ba? 40 years, 40 years, 40 years. Pero after ng anak ni David, si Solomon, pinusahan sila ng Diyos kasi loko-loko na sila eh. Kasi si Solomon, sabi niya, maglingkod ka lang sa akin,
papalain ko kayo. Eh, Solomon, pinagpaalala ka sa bandang huli, nag-asawa nga ng napakarami. Tapos, yung kanyang puso ay naligaw na. Kung nagalit ang Diyos, hinati, sa pala natin kanina, 10 times sa taas, which is yung iba, sumama sa taas. Yun na yun, talagang Simeon, tsaka Ruben. Yung iba kasi dyan, nag-iiba yung territory niya kasi nasasakop-sakop. Bandang huli, ito yung kanina, mapa. Kasi yung modern, ano na pala ito? Modern day na ito eh. Ancient Israel na ito. Divided kingdom. Okay, ito ba yan? Ang pangit, di ba? So, hindi nakatulog ng dati. So, the same map, pero yung nasa taas ngayon, ang green, yun yung Israel. Yung nagsama-sama ng 10 tribes. Sa baba, Judah and Benjamin. Pero karamihan ito kasi Judah, sila yung malakas. Kaya sinabi nila lang, Judah. Okay? So, Judah, Jew, naging Jews. Tingnan natin dito. Ito yung patunay natin. Kasi yung iba, panahon ngayon, pag tumingin ka sa sa dictionary, tingin tayo sa dictionary. Pag sinabi mo Jew ngayon, malilito ka. Kasi, well, ewan kung sinasadyang lituhin tayo. Yan. Sisol ay Benjamin pala. Ano, sorry. Ephraim pala is si Joshua. Sorry. Tama. Sisol ay Benjamin. O, tama to ah. One whose religion is Judaism. Tama po to. Sa panahon natin ngayon. Kasi nakakita ako ng mga dictionary, Jew is equals to Israel. But Jew is descendant of Abraham. In a way, tama. Pero hindi ganun accurate. Okay? Kasi pati Israel, descendant din ni Abraham. Okay? So ito, medyo tama. Especially, yun ang pag-uusapan natin kasi yung religion, hindi tayo racist. Hindi tayo ng mga Hudyo. Yun ang tatay mo. Ah, Hudyo ka, eh, ano ka. Ayoko sa'yo. Hindi tayo gano'n. Religion yung pinag-usapan actually natin. Kaya tama ito. Tinama siguro ito. Okay. So tama na po ito. Pero anyway, marami pa rin po naniniwala na ang Hudyo is tayo Israel Hudyo. So mali-mali po yun. Ito po yung sabi dito kasi sa Bible, okay, medyo bigyan ng background. Yung Rezin, King of Syria, recover Elat to Syria and drive the Jews from Elat. So ganito po yan. So Israel ngayon, may kalaban ng Juda, nag-aaway po yan. May mga time na sila yung nag-aaway. May time na bate. Pero may time, ang daming time na magka-aaway. Kasi nga, nag-hatian eh. Imagine nyo yung North Korea tsaka South Korea. Nag-aaway ba yun? Kaya nga, ganun eh. Yung China tsaka Taiwan. Ganun din. Kaya naghiwalay ang mayroong conflict. Gusto niya ma-reunite. Pero siyempre, gusto niya kung sino yung maghari, yung isa. Yung isa, siya naman ang gusto, maghari. Kaya lalo nung umpisa niyan, magkaaway na magkaawayan. Ngayon, yung Syria po ay nasa taas. Nasa taas na bansa. So minsan, nagbati itong Israel at Syria. Kalaban nila, Judah. Okay? Bilisan ko lang. Kaya bandang huli, yung King of Syria, si Rezin, ay kinakalaban yung mga Hudyo. So yun ang proof natin na yung Jews ay nag-umpisa sila tawaging Jews kasi dati sila ay Israel ay naghiwalay na sila ang naging Israel na lang time na yun, yung 10 tribes. At tapos yung mga Jews, taga-Juda, ano tawag sa mga taga-Juda? Ano tawag sa mga nasa Pilipinas? Filipino. China. Chinese. Japan. Japanese. Cebu.
Cebuano. Natawag sila na nasa Judan. Eh, this Jews. Hindi siya mahirap, di ba? Pero yung iba tinadulid niya. Pero hirap na to. Ay, tuloy po tayo. Yan ang definition ng Jews. Maliwanag. So, lahat ba ng Israel, Jews? Hindi. Wala siya na yung iba. So, napalaw niyo kanina kung mabilis yun. Ako, press niyo yun. Scattered. Kung yung wala, itapos later na scattered. Sila yung muna na sako. So, after no, wala na sila identity. Yung iba, may mga malilit, pulong-pulong ano, na tagal, ganyan, five sila. Pero haba, tagal, sa tagal ng panahon, nawala na yung identity na yun. Okay? Okay, so... So, tinanong natin yung mga rabbi, hindi ako. So, actually, disappear. So, sino yung rabbis? Ito yung mga religious leader. Again, so, sa Israel po ay hindi sila lahat na naniniwala sa ilang religion, marami doon. Pero kakamali, lagpas na talagang 50%. So, ang dami. So, ando lang sila sa Israel kasi may mga benefits sila doon. Okay, gusto nila ang i-relax. Pero di sila sumasamba sa mga pinuturo ng mga rabbi. Pero still, yung mga rabbi may influensya pa rin ngayon to the point na hindi ka pwedeng maging citizen ng Israel kung di ka ditoktonyahan ng mga rabbi at hindi ka magkoconvert sa Judaism. So, parang ano pa rin, may influensya pa rin sila. So, state religion sa kanila yung Judaism, parang mga Muslim, Muslim countries, 93, ganun po sila. So, tama ba may state religion? May alam natin, especially Christianity, alam natin yan. Tapos na tayo sa Catholic, di ba? Yung history nila, yun mo rin natin. Hindi tama yun, dahil by faith, yan dapat, kung pinilit ka na, hindi ka na, hindi na by faith. So, ngayon, tinanong yung mga rabbi, para lang maintindihan natin sino itong mga Hudyo, ano pinaniniwalaan nila. So, ang karamihan sinasabi sa ng mga, alam mo na, mga preacher, kahit mga Baptist, kasi hindi nila inaaral eh. Kung nila yung kinuha sa kanila, yun lang yung sinalo nila, yun na yung tuturo na rin nila. Ang sabi nila, yung mga Hudyo, ano yung kapatid din natin yan, kasi nasa Bible sila, di ba? Di ba? Nasa Bible sila eh. May konting pagkakaiba lang, hindi sila niniwala kay Jesus. Konti lang ba yun, hindi sila niniwala kay Jesus? Ito yung sabi ng Bible. Okay, yung Torah is yung tawag nila, another name lang yun sa five books of the Bible, yung nauna. Okay? Kasi kung titignan yung five books, nandun na halos lahat eh. Simula Judges, mga kwento na lang yun. So may mga rules din, may mga Joshua pala. May mga aral, of course, may commandments, may ganyan, ganyan. Pero dun, nasa five books yung mga rules talaga na binigay ng Diyos malinaw kay Moses. Okay? Tawag dun is Torah, Pentateuch, other names. Okay? Sano ba ako? Sa Bible, di ba? So malaki bang pagkakaiba yung mga Hudyo, Old Testament sila, tayo New Testament and Old Testament. So malaki ba yun? Ito yung sabi sa Bible. 1 John 2:22. Sabi sa doon, di ba? Ay, basa po. Ready, go. Who is a liar, but not that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Okay. So yung mga Hudyo po ay naniniwala na may Christ or Messiah darating, pinangako sa kanila yan. Pasahin naman natin, sabi tayo naman tayo, no? Lagi ko sinasabi ito, pero hindi natin pinabalikan. Hindi ako nagkakamalis, sa Deuteronomy. Pasahin natin. May basa po, ready, go. The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me,
unto him you shall hurt him. Okay, hindi lang, ha? Mayroon pang isa eh. Ready, go. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto me, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Okay, so matindi ito, no? Yung sinasabi dyan na darating na propeta, akulad daw ni Moses, ilang beses ulit, di ba? Ay siya yung dapat na sundin. Okay? Okay ba ito? So pinangako na sa kanila, tawag po dyan Messiah. Anointed one, sinabi yan sa Psalms, ulit-ulit, Isaiah, Baba, Zechariah, lahat sinabi. Okay. Ayan si Shana. So kung ang pagkakaiba nila ngayon ay kung naniniwala sila kay Moses, kung naniniwala sila kay Jesus, o kahit naniniwala sila kay Moses at di sila naniniwala kay Jesus, malabo yun, di ba? Sabi kay Moses, darating yung Messiah ka. Si Moses nagsabi naman, naniniwala kasi sila kay Moses, maniniwala din sila sa prophet. So hindi nangyari, kasi sabi sa pinasa natin kanina, hindi sila naniniwala, he is Antichrist. Nabigat, di ba? Hindi yan ano. Kaya, ewan ko, yung mga pastor na gano'n, nakampi sa mga Hudyo, parang na-brainwash na lang eh. At kaya tayong ginagawa natin ito ngayon, later, ipapublish natin yan para sana lang. Yung ibang mga Baptist din, ang ganda ng ano natin, tapos supply tayo sa ganyang basic ano, teaching. So, yun po yun. So, tinanong yung mga rabbi, iniwala ba sila sa Bible? Hindi, okay? So, bakit? Alam mo ba, nagdaga-animal sacrifice mo ba sila ngayon? Wala na. Sa Bible, sa Old Testament, animal sacrifice. Kung nagkasala, animal sacrifice. Every year, animal sacrifice. Paulit-ulit yun. Hindi nila ginagawa, hindi sila iniwala ngayon. Right? Sabi nila doon ay, hanggang tayo na lang kami. Kaya ang tawag nila doon, portable Judaism. Wala ng temple. Saan ka na lang, mag-pray ka na lang. And then, dati, may mga priest pa ba ngayon sila? Wala. Sinan ba? Rabay na. Okay, ano pinagaya ko ng priest sa rabay? Again, yung priest kasi, nag-aalay sa Diyos. Eh, wala na silang temple, wala na silang offering, wala na silang animal sacrifice, pasal pa yung priest, wala na. So, nanguna sila ngayon ay mga rabay. So, sa panahon ng Panginoong Jesus, nabasa natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, may mga rabay na rin. Okay? Ibig sabihin, anong time ng Panginoon? Yun ay Roman period din. Time na mga Romans ngayon. Okay? Sila'y nasakop na. Ano mga ano, notebook? Hindi na ako nag-print kasi magastos ako naman eh. Chelsea, ano, so, si mga rabbis na ang mga leader nila. Of course, may pinaka-high ano pa yan. Actually, nung panahon ni Jesus, may mga priest pa yan. High priest ngayon, wala na. Ano pang ginawa nila ngayon? Eh, kung di sila iniwala sa Bible, saan sila iniwala? Wala na silang Bible, meron silang pinalit. Okay? So dahil ibang-iba na sila, hindi na sila dati parang, yun nga, go-offer. Wala na sa silbi sa kanila yung mga mababasa nila dito. Okay? So mga bida sa kanila, mga rabbi, sa nila kinuha yung kanilang, ano ngayon? Sa Talmud ang tinatawag, or Talmud, or Oral Torah. Ito daw po ay hindi ko nalagay dyan, no? Pero sa film, makikita nyo rin yung sa film. Sa Muslim yun tayo yung pastor. Hindi din. Ano yung Oral yun? Hindi yung Talmud tsaka yung Torah. Yung Talmud is sa mga Hudyo nga. 36 volume yan. Mahaba yan, parang encyclopedia. Parang ito, isang volume, 36 yun. Kaya tinanong yung ano, rabbi,
nabasa nila ba yan? Ako hindi pa. Pero kalamihan sa iyo, nabasa nila. Siguro yung iba yung... So, hindi nila pinabasa. Display. Display lang. Kasi nga, sa dami yun. Ikaw, nabasa nila ba ito? Yung ibang pasto nga, di ba nabasa nila? O, nabasa nila. Naiksi pa ito. Sigur, nakakatapos na. Saan ka nag-umpisa ba? Genesis? Ano yung testament po? Di yun, malapit ka na. Diba? Kasi importante sa atin ito kaya na binabasa. Kasi Talmud daw ay kesyo, may pagka-mystery, ano pa yan eh. Parang pinasa daw sa kanila, narinig ng mga elders, yung mga rabbi nga, yung mga nauna, pinasa sa kanila ngayon. Ah, yun pala. Sobrang banal daw nung una, hindi nila sinulat. Pero banda muli, sinulat din nila. Parang kwento-kwento ito lang mga ko. So, bandang huli, yan, tawag yung another, ano dyan, is wisdom of the rabbis. Yan ang Bible nila ngayon. Huwag kayong paloloko sa kung sino nagsabi sa inyo na, naniniwala sa dito. Hindi, kasi ang sinabi ni Jesus, tingnan natin. Okay, John 5, sabi dyan, si Jesus na nagkasalita, di ba? For he, had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? Malinaw, di ba? Sa Tagalog, Tagalogin ko. Kung kayo ay naniwala kay Moses, eh dapat naniwala rin kayo sa akin, kasi ako ang sinulat niya. Hindi lang si Moses, pati mga prophet eh. Kaya nung dumating si Jesus, kung talaga naniniwala ka sa Bible, sa Old Testament, maniniwala ka rin kay Jesus kasi nga, lahat na-fulfill kay Jesus. Kaya sabi niya, if you believe not His writing, how shall you believe in my word? Sa taga, binaligtad naman niya, kung hindi kayo may naniniwala sa kanya, hindi nyo rin ako paniniwalaan. Paano kayo maniniwala sa akin? Kaya ang isa sa mga existence niya is talagang from the Old Testament, pinakako siya dumating siya. Okay? So kaya po, iba ang Judaism, okay? Hindi, huwag kayong papayag yung sabihin ng kahit sino sa inyo na kapatid natin yung mga Hudyo. Okay? Mamaya, mas patid din ba ito? Anyway, ito yung sabi sa Mark 7:7. Ayun ang babasa. Ready? Go! Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Okay, sa Tagalog, may howbeit. Howbeit. Paano? Paano naman ganon, sila ay sumasamba sa atin ng walang kabuluhan. At walang kabuluhan? Sumasamba naman eh. Kasi sabi nyo, teaching for doctrines the commandments of men. Pag sinabing doctrine, kaya nga tayo seryoso tayo dito pag tinuturuan tayo dito. Kasi importante yan, hindi naman yan math, hindi naman yung physics na pwede ka naman pabuhay nang wala yun. Hindi naman yan, arts. Hindi, patungkol sa Diyos to eh. Napa-importante nito, kaya ako naasal lagi kung hindi kayo nakikinig. So, hindi ako naman kayo, pero still, labanan nyo yan. Okay, so ngayon, yung mga to, ibang klase. Ang ginawa nilang doktrina, hindi sinabi ng Diyos, mga tao lang nagsabi. Hindi sinasabi ni Jesus. O di balikan natin, ganoon po exactly yung mga Hudyo kahit sa ngayon. Pag tinanong mo yan, bakit yung ginagawa yung ginagawa ng Hudyo? Yung Yom Kippur, mga ganun. Mga tradisyon nila. Bakit yung ginagawa yan? Sinabi ba ng Diyos? Di ba sabihin gano'n pero mistakenly. Actually, kinuha nila yun sa Talmud. At Talmud, again, wala yung dito. Okay? So yun ay commandments na kung sinong tao. Kahit pa kwento nila na galing sa Diyos yun, wala nang patunay. Okay? At iba, kung pa yun sa sinasabi ng Diyos, so hindi yun sa Diyos. Tao yun. Okay, so totoong-totoong po yung sinabi ni Jesus. Next! Pwede pala magtanong ha, anytime. Ito kasi umaga medyo ano yung hapon madali na kaya mga ano na lang kaya. Ah, yung page parang gano'n na lang.
Ngayon, puro detalye tayo ngayon about the Jews. So, alam niyo ba yung Talmud ay itinago sa mga Kristiyano? So, kasi ganito po, yung Bible, ito, Bible. O, di may missionary dyan, pupunta dyan. Ito po yung Bible. Pwede mo patingnan niya. O, yan, nasa rin na. Doon, dati mahal to. Pero, ngayon, binibigay nga natin, di ba? Bakit natin pinapakita sa lahat ng tao? Kasi ito yung salita ng Diyos. Gusto natin malaman. Gusto ng Diyos malaman lahat. Amen. Ang problema sa Talmud, may mga nakasulat sa Talmud na hindi maganda. Hindi lang ano, hindi lang parang Quran na mabasa natin o hindi, okay lang. Sa Talmud po, kasi ito po yung mga sobrang galit nila kay Jesus. Okay? At may mga nakasulat sa Talmud na talagang blasphemous na tinatawag. Hindi nyo? Sana naintindihan nyo ha. Kaya inintindi natin yung mga Hudyo, kaibigan ba natin yan, o kaaway, o hindi lang natin pati, pero hindi natin kaaway. Nakikita nyo sa demonyo yan, kamaya. Okay, si Jesus ay Jew yan, madalas ginagamit nila, okay? Eh si Jesus, Hudyo eh. Oo. Pero hindi basta sa Hudyo. Again, kung pag-uusapan sa laman, yes. Kasi si Mary ay Hudyo, Joseph is Jew. He came to his own nga eh. So talagang Hudyo siya. Ang mali nila, ano yung sabihin mo yan? So what? Pag ginanon mo, anong gusto palabasin? Doon na sila mayayari kasi kaya nila, ito yung mga Judaizer na, pinag-usapan yung mga Judaizer, ito yung mga taong panig sa Israel, sa mga Hudyo. Na, kaya makikita natin, even yung mga Jehovah's False Witness, ganyan. Sir, kaya po pala, ano, medyo, hindi ko sila naniniwala dahil yung Jehovah's Witness. Sino? Yun nga, medyo hati. Yung iba naman, gano'n, yung iba naman, gusto ka nilang paniwalaan sa Old Testament kasi si Jesus, Hudyo. Binabalik tayo doon sa Hudyo. Judaizer. Kaya ang banat nila lagi, eh, pareho lang yan. May konti lang pagkakaiba. Maling-mali yun. Kaya inuuna natin kanina yun, John, 1 John 2, 22. Okay? Antichrist yun. Pag si Cristo ay hindi exacto yung pagkakilala mo sa kanya. Okay? Hindi siya Cristo, tao lang siya. Antichrist. Hindi mo pwedeng sabihin yung kay Jesus. Okay? Okay na? Basta yun ha. Yung tanong kasi, ano eh, yung iba, ina-elevate nga yung mga jeans. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Actually, hindi nyo kailangan, ano kasi, intindi natin ito. Okay? So, ano yung mga sinabi ng mga sa Talmud kay Jesus? So, sa timeline natin. So, sino nangyari? Ano nangyari? So, si Moses, and then si David, and then masakop sila, bumalik sila. And then, time na ni Jesus, sa Roman period. So, pinatay mo na si Jesus, and then, saka po nangyari ito. Nasulat yung Talmud. Ngayon, kung sinusulat nila yung Talmud, andun pa yung kanilang pagkilala kay Jesus, asar na asar pa rin sila. Kasi anong ginawa ni Jesus? In-expose sila eh. Diba, paulit-ulit siya, pag binabasa niyo yung New Testament, mga Gospels, lagi sila napapahiya. Kasi sila ay tinataas na yung sarili nila. Hindi naman sila ganun. Okay? So, Panginoong Jesus, sandaan nyo to ha. Kaya tayo ganun din eh. Ako pag may nag-post sa Facebook na kilala ko, na alam ko mali, at delikadong maniwala siya doon, at yung ibang nakabasa nun, hindi naman sa opinionated tayong tao, pero kung kilala ko yun ha, may pag-asa pa, okay? Nasagot ko yun. Ganun din si Jesus eh. Kasi pag nagkamali yung iba, ah, ganun pala yun. Ah, yung Hudyo tsaka Christian, para ka na yan. Tawag nila dyan, Judeo-Christian. Alam mo, isa lang, hindi yung isa. Eh, yung tunay na Christianity, from Old Testament yun. Huwag mong ididikit tayo sa Judaism kasi nga kalaban yun. Okay? Ito yung sinabi nila sa kay Jesus sa Talmud. Tingnan nyo kung kakampi natin ito, kalaban natin. Ang nag-compile nito ako, hindi pa nabasa ito, pero may isang, ito si Dr. Peter Schaefer, kay head of Judaic Studies sa, alimot ako ng Harvard course, what?
Pero siya ay inag-aaralan niya, tapos tinutulong niya kung ano meron sa Judaism. So kinumpile niya po yung mga bagay, kahit 36 volume yun, mahaba lang siya sabi yun, okay? Kung paano nga sabing Sabbat day, ganyang trabaho, hindi mo pwede gawin sa Sabbat day. Nakalagay lahat yun doon. Pero inaral nito si Dr. Schaefer kung ano yung sinabi nung Talmud kay Jesus, kinumpile niya sa kanyang libro. Tawag doon is nalagay Jesus in the Talmud. Ayan. Okay, so may kukunin lang tayo doon. So ito yung mga sinabi nila kay Jesus. Number one, Jesus is product of adultery. Okay, so sa atin, si Jesus ay banal, di ba? Siya ay anak ng Diyos Ama. Ginamit si Mary, virgin pa si Mary, nagkaanak. Hindi nila gusto paniwalaan nyo. Okay? So kaya inimbento nila to na si Jesus daw pala ay bastard son. Ibig sabihin, may hindi nga anak ni Joseph. Diba? Anak na, ano yan? Anak niya ng Roman soldier. So what does that make kay Jesus at kay Mary? Maduduming tao. Okay? And tinawag siyang fool, tinawag siyang Balaam, bilang si Balaam, yung mga kalaban sa Old Testament, ganun ang tawag kay Jesus ng mga Hudyo sa Talmud. Ahitopel, bilang si Ahitopel, yung kalaban ni David, dati kakape, naging kalaban, si Doeg, kilala si Doeg,